Bilmem ne oldu, onun babası, beşini sınav, hayatını sürekli. Bina ben dinledim. Ama hayatıma arımadık dedilerim. Daha sonra bir sınavı dinledim. Halos limang pong porsyento ng mga isda na nahanap natin sa Maynila sa mga palengke ay dito nang gagaling sa Puerto Princesa. Ngayon ako nakakita ng ganito kalaking isda. Ito sa palengke ito makikita nyo. Wala sa pinakamaliit na isda hanggang sa pinakamalaking isda sa akin sa Pilipino. May ibang species ng stingray na endangered na. Ang laking pagi nito, magkano ang bentahan ng pagi? Ngayon sa 60. 60 per kilo. Hindi ako ng pagi. Pero, mas may mga nakatawag din ng aking pansin. Talagang naganap ang wildlife kahit mga lamang dagat din sa Puerto Princesa, kaya normal na lang na binibenta nilang hammerhead shark dito. Endangered na ang mga hammerhead sharks dahil sa kalamak na panghuhuli nito. Ang pinakamalaking bagsakan ng mga isda at iba pang lamang dagat sa sibag. Paagi pa rin. Pati mga isang tita ng pamilya sa aking paningin. Kasama rin sa binibenta rito. Delikado. Ang pinakaagaw pansin. Summer. Kapati. Oh, baligtad. Sa ilalim ng dagat, sila mo ang pangis ng kanilang lahi. Pero wala silang kawala sa ilang maling isda na sila talaga ang punkidya. Kasama ang mga patin sa mga wildlife for sale. Iba-iba ang opinyon ng mga simidero kung legal ang panghuli nito. Hindi, bawal sa warsik ito. Kaya na talaga. Itong mga bantay dagat, bawal daw yan? Mabibili. Pahalagang 60 pesos kada kilo ang kami ng pagkili. Kung tutuusin, napakaliit na halaga ito kumpara sa hapa ng panahon na kailangan gugulin para magbuntis ang isang babae sa pagkili. Bago ba si maipanganak ang mga batang patin, mahigit isang taon silang pinagbubuntis. Sa sini, mataas daw ang demand para sa mga patin. Mula kasi sa mga restaurant hanggang sa mga karinderya, nasa nilo. Bukod sa patin, pati pawikan ay ibinibenta rin. Pero nang aming tanungin ang karinderya, hindi na sila nagbibenta nito. Sa gasolin mo yan. Tuwing madaling araw sa Talisay City sa Negros, lumalaot ang mga panging isda katulad ni Richie. Alimasan ang kadalasan ng hindi ng mga panging isda dito. Legal. Napapasama sa mga lakbat nila ang mga patino. Tanggal na ang mga ulo at paligtot ng patin. At karni na lang ang natitira. Sabi ng magbibenta, ipinag-ibig na raw ang paligtot at ulo ng patin sa Chinese restaurant. Mahal pa. Actually, wala
Laura na babawal namang huli ng ano ng shark. Pero it must be regulated. Ayon sa maraming pag-aaral, sinasabi kaysa sa palaki yung pagkakain ng tao. Ang mga patin. Hindi na parang posible rin. Bukod sa ginagawa ang pagkain ng mga patin, may ilan din na ginagawa ito, alaga. Siguradong maaari silang magaya sa mga hammerhead sharks na endangered na. Maraming hayop bago maging endangered ay nagsisimulang marami o di kaya sobra-sobra pa ang bilang. Ito ang Philippine cockatoo. Critically endangered na sila. According to studies, less than 1,000 na lang sila sa wild at napakahirap nilang i-breed in captivity. Mabenta sila as pets all over the world. Dati, tinuturi silang peste sa mga palayan. Pero ngayon, sinusubukong salitin na ang kanilang bilang. Kung hindi po protektahan ang iba pang halo, di malayong mangani din sila gaya ng mga Pilipinang kapatid. Pero hindi pa huli ang lahat para sa gitin ang natitirang buhay lang di lamang sa ating bansa. Sinimulan namin sa isang event sa Wildlife and Rescue Center ng Protected Areas and Wildlife Bureau